Kung wala pang 1,000 pesos ang isang kaban, magkano lang pagbibila ng 100 kaban? Nakapaloob pa sa 100 kaban na yon, yung kung tatanggalin pa yung halimbawa yung sa harvester. Mm-hmm. Kung yun ay anuhan pa. 10% pa yon, harvester. Ngayon, kung yun ay bebenta mo kagad ng sariwa, siguro ang pagbibilan lang, baka... Matitira sa'yo. Baka mga 60,000 lang, mga 70,000 lang, yung 100 kaban na yun. Ang matitira sa'yo. Oo. Eh, kasi yun na minus mo na yung 60 yung puhunan mo na 50 kanina, hindi pa? Hindi pa. Hindi, 10,000 lang kung kikitain mo sa isang hektarya? Ganun ang nangyayari minsan sa amin. 10,000. 10,000 sa loob ng 4 na buwan. Tsaka mo i-chop-chop yun, magkano lang 2,500 sa isang hektarya ang kikitain mo. Ano ba yun? Pagkatapos kung sasapitin ka pa ng tonggro, nagkasakit yung palay mo. Magaang yung timbang. Dapat eh, kahit mura, mabigat yung timbang. So magkano dapat ang dapat magkano dapat binibili ang palay? 20 pesos per kilo. 20 pesos. Pesos per kilo. Pag 20 pesos po kita. Okay. Yun. Magkano ang kikitain mo doon pag 20 pesos? Ah. Mahigit doon sa puhunan. Kasi minsan pagka talaga mura palay, ang pinakapanalo namin break even. Nababalik lang yung puhunan. Nababalik lang. Oh. Yung labor mo wala na. Ayun, talo yun na. Talo na. Yun ang nangyayari minsan. Pero sir, ha, kahit na 20 pesos, ako ha, pagpalagay, pag, alimbawa kung ako, hindi ko gugustuhin yung 10,000 lang ang kikitain mo sa 4 na buwan. O, kaya kahit na sabihin mo kung maganda ang presyo ka mo, higit sa puhunan, magkano? 60,000? O 60,000 divided by 4, Henry, magkano yun? 15. 15,000 ang kinita mo sa isang buwan. Napakahirap na trabaho. Eh, talaga. Ang gulo sa pato sa ato. Nagugas mo kayo tayo? Hindi, mamaya na. Yun daw, ano, yung putek, gamot sa atin eh. Ah? Oo, gamot yan. Gamot sa? Sa katawan ng tao. Sa katawan ng tao. Mm-hmm. Kaya sabi? Yung, sa mga seminar na kukuha ko rin, nakukuha ko rin yun eh. Mm-hmm. Okay na ulit, game tayo. Linis na. Alright. Malamig? Parang linis, oh. Mm-hmm. Okay. Titingnan yung palay mo. Kailangan lang dito sa amin, parang obstacle, ano. Ah. Eto mo, aakyat ka rito. Talaga exercise, eh. Kaya yan ay hindi tumatanda, eh. Bumabata, eh. Ano po to? Makikita may mga sinanakta eh. Dati hindi ka tingnan ka na yan. Sir, ano to? Ha? Anong bunga to? Ang medalo sa akin yan. Ano eh, tiga Batangas eh. Ano to yan? Parang ang siniguelas yan. Oh. Kamukha-kamukha ng siniguelas ang buto niyan. Oh. Ganon din halos ang lasa. Oh? Oo. Pero kailangan mahinog muna to? Oo. Ayan, malambot yan pag ano yan. Ano kayang bunga yan? Yan yung mga sinira ni Ulysses. Mm-hmm. Hybrid to SL8. Ano yan? Yung malambot? Malambot. Yan yung panjalibi na bigas. Ah, yung panjalibi. Oo. Ilang hektare itong palay mo? Kalahati. Ilang hektare yan? Oo, bali, ganun yun. Sir, ano? Tagal ka ng pangulo ng anong organization nyo? Vegetable Rice Irrigators Association. Siguro nasa 12 years na akong presidente. Oo. Hindi ka na mapalitan. Eh ayoko na, hindi na mapalitan 'yan. Ano ba ang basically ginagawa mo bilang chairman? Gumugulo ko dito. Pag-attend ng meeting at saka isa pa na pa-konkreto ko na lahat yung aming farm to market road. Yung kanal, main kanal. Napakonkreto ko na sa... Pwede na nila akong tanggalin kasi napakonkreto ko na. Uh-huh.
Hindi matatanggal yan. May kisi ka na. Oo. Kaya lang siguro, problema pa rin namin talaga. Minsan mahihirap ang tubig na gagawa-gawan. Pa rin? Oo, sa ngayon. Ba't ngayon? Maraming tubig ngayon? Siguro, by scheduling, dito sa amin sa araw, sa luwasan, sa Gawidon, sa gabi. So pag tinanggal nila, wala talagang tubig dito? Wala dito, sa gabi, sa kanila. Pagdating ng 5 p.m., sa kanila na hanggang umaga. Hanggang 5 ulit na umaga. Ganun ang sistema dito sa amin. So ang basically anong tinatanim mo? Palay? Palay. May nagugulay din ako kasi mahirap walang gulay eh. Wala ka man lang income kahit konti eh. Pambili man lang ng sibuyas, bawang, mantika, asin. So kailangan mo may meron din tanim? Tsaka yung anak ko, paghihingi ng pambili, wala ka man lang maibigay kasi yung palay, aantayin mo eh, 4 months. Uh-oh. Eh kung may gulay ka kahit papano, meron ka pagkukunan. Kahit konti. Kahit pambiling ulam. Pero malaki daw kita sa gulay yan? Malaki rin kung matatapat sa mahal. Sa mahal. So ano normally ang problema ninyo na mga farmer? Siguro yung kailangan talaga may ayuda ng gobyerno. Yung puhunan number one, inuutang lang namin. Kasi syempre kikita ka ngayon. Makapagtatabi kang konti. Yung another muna naman na pagpipara ng pagtatamin, land preparation. Kailangan mo na naman. Pagkatapos seedlings, kailangan mo na naman ng ano. Lalo yung nakaraan, Brad, na yung nung pumasok yung Ulysses, yung bagyo. Opo. Ganyan ang itsura ng palay namin stage dito. Na. Stage na yan. Ilang dapa lahat yan, dapa. Ilang araw na lang bago i-harvest to? Kumbaga ito, malagatas pa lang yan eh. Okay. Milky ano lang yan, milky stage lang yan eh. Hindi pa siya bigas talaga eh. Oo, wala pa. Pag iyan eh nadapa at yan eh nasira ng ano, wala na. Kasi may iitim na ilalim, wala pang laman. Ito, wala pa itong laman, ano pa lang to? Kumbaga pag piniga mo yan eh, gatas pa lang yan eh. Mm-hmm. Hindi pa siya matigas. Kaya ito, mga siguro, mga 1 buwan pa, buti na ito bago anihin. Sana eh tumaas ang palay eh, kaya lang kung maraming sabay-sabay, bababa na naman, pagbaba, yun ang problema namin na... Anong ginagawa niyo pag ganyan? Siguro, i-stack mo, hindi mo naman pwedeng i-stack. Kailangan mo pambayad sa utang. Kailangan pambayad sa utang. Sisingiling ka na nung ano. Dahil humarvest ka na, hindi pa ka nagbabayad ng utang. So, kung mura naman, mapepersa kaming farmers na ibenta, sa mga malalaking negosyante na para bigasin yan. Ayun, ganun ang nangyayari sa amin. Tapos ka na. Sila kikita ng malaki kami. Kaya nga, Sir Misan, naiisip namin eh, hayo na yung pera eh. Alam niyo ho ba kung ano yung hayo na yung pera? Ano? Hayo na yung bypass. Ano kasunod? Ibenta na namin itong lupa. Kaya lang, sayang naman. Oo, hayo na yung bypass. Malaki presyo na ng lupa rito. Malaki na presyo dito. Yung dating pag kami 300. Natakawan, maaaring ibulsa na namin to. Kaya lang, mabilis maubos yun. Kaya, ayan na. Kaya nasabi ko, ayan na i-bypass. May daan na dyan. Ikukonkreto na rin yung farm to market road na ito. Ganun ang magiging ano namin. Eh, kung magkano ng halaga ng lupa dito ngayon? Gano'n ba asking na 4 to 5,000 per square meter. Malaking itinaas. 5 million? Oo. Yung kay Consial? 5 million? Yung kay Consial, 50 million! Wow! Eh, kaya lang eh... Kung binigay ko yan eh, ala na akong sinasaka ngayon dito sa itaas. Matitiran lang yung ibaba. Yung amin, yun lang yung may punong kawayan na yun. Patungo yan ang bahay nyo? Oo. Kalsada na yung kabila dun eh. Kalsada. Oo. National Road. Oo. Maganda mga palay ngayon dito dahil siyempre walang ano, walang kalamidad, walang ulan. Nakasapaw siya ng maganda na hindi na ulan, hindi na hangin. Ang ano lang namin, yung price. Kaaane. Bakit nga ba sir? Ba't naghihirap yung magsasaka? Sa nakikita ko yung sinasabi nila laging binabalita nilang bibigyan ng farmers. Ito lang, ngayon lang, bibigyan daw ang farmers ng konting ayuda na pera, bibigyan ng pataba. Nasaan? Hindi nakarating. Yung pataba nung nakaraang year, meron. Pero ngayon, wala kaming natanggap.
dapat nun kahit pa paano. At sa pagkikipag-meeting ko nga sa seminar, mm-hmm, may ibang bayan na sa gabing San Jose na yun, Tabanatuan. Oh, nabigyan na? Ang kagalingan sa kanila, yung bayad sa pagpiprepara ng lupa, gasak. Ang binabayaran lang na magsasaka, yung pinamimerienda lang yung operator. Mm. Binabudgetan ng bayan. Yung mga traktora, ganyan? Oo. Eh kami, magkano bayad namin sa traktora? 900 per hour. Per hour yun. Wow. Per hour. Eh di malaki. Ilang lang oras yung isa hektarya? Sa isa hektarya, kung mga apat, ganun, mga lima. Eh kung makakaminus kami kahit pa paano, mm-hmm, maganda na may, kahit pa paano, tulong ng, tulong sa, ano, yung mga binhi naman, nakakarating din sa amin, kaya lang, hindi sapat. Hindi sapat. Oo. Eh kaya minsan, sabi nga ng mga kasamahan kong kasama eh, huwag na kaya ikaw tayo magtanim ng palay, mm-hmm, para malaman nila kung walang bigas. Aangkat lang yon. Aangkat lang ng aangkat. Ah, hindi nila mararamdaman yan kasi aangkat lang sila. Magtanim na lang daw ng parakain na parakain ng pamilya. Eh, hindi ka ako pwede ganun. Eh, ganun. Sige, lalo pa masasabi mo sa ating sir. Eh, yan man talagang ang sakripisyo lahat niyan eh, nasa magsasaka eh. Mm-hmm. Ibiro mo eh, uumpisa mo na ang pamumula. Maghihintay ka ng mga 21 days. Katapos saka mo lang ipatatanim, maghihintay ka pa ng 3 months. E de halos 4 buwan kang maghihintay. 4 buwan kang kumakain. 4 buwan kang nag-uulam. 4 buwan kang nag-gagastos sa pamilya mo. Eh, yun ang isang ano doon. Yung puhunan mo nakapaloob doon? Nakapaloob pa doon. Wala pumapasok, anong kita mo? Magkano ba ang puhunan sa palay sa isang hektarya? Sa isang taniman? 50, ganun. 50,000? 50, oh, mga ganun. 50,000 per hectare? Oh. Kasama na lahat yun? Lahat yun, lahat. Oh, oh. Pati pag-harvest na yun? Pati pag-harvest na yun. So, hindi mo naman minsanan ilalabas yung 50? Hmm. Bibili kang pataba, babayad na. Ang tanim ngayon sa amin, alam mo, tuusin mo na lang ito. Oh. 500 ang isang tao. Ito ang patanim. Ang inuubos kito ito, 16 na tao. Mm-hmm. Tanim lang 'yon ah. Mm-hmm. Yung bunot. Kasi bubunutin yung punla, ibinagtanim at ibinagplanting. Oo, transplant mo. Iala na mga kami transplanting dito kumukha sa Japan na yung tatanim na ganoon. Oo. 'Yun ang napakabigat. Doon pa lang malaki na 'yon. De sa 10. Mhm. 5,000 plus 6 na tao pa. Pagkatapos yung bunot pa, doon pa lang papasok na yung mga kulang 15,000 pasok na. Wala pa yun, tanim pa lang yun, bibili ka ngayon ng pataba. Hindi pa yun. Pagkaraan mong maitanim, mag-i-spray ka para sa pamatay suso. Suso, okay. Pamatay damo. Pagkatapos nun, susunod doon, after 12 days or 10 days na tanim, i-itsahan mo na yan ng fertilizer. Pagkaraan nun, spray naman sa hayop. Susunod na naman, fertilizer. Kumakaipat lang, naglalagay kami ng fertilizer sa isang pag-aani. Ganun ang laki ng gastos ng palay. So sa isang hektarya, kung pagpalagay mo ng maganda ani, ilan ang kikitain mo? Dapat anihan mo ng mga 150 ang isang hektar. Hindi ba imposible yun, 150? Kung sa hybrid, hindi imposible yun. Okay. Pero kung ano, pagpalagay na 100 na lang, oh, yun siguro mga sure ball yun sa isang hektar. Okay. Maganda na ipalay mo noon, 100. Sa 100, tuusin mo na lang kung mabibili lang ng 12. Kung walang isang kilo. Kung wala pang 1,000 pesos ang isang kaban, magkano lang pagbibila ng 100 kaban? Nakapaloob pa sa 100 kaban na yun, yung kung tatanggalin pa yung halimbawa yung sa harvester. Mm-hmm. Kung yun ay anuhan pa. 10% pa yun, harvester. Ngayon, kung yun ay bebenta mo kagad ng sariwa, siguro ang pagbibilan lang, baka matitira sa'yo. Baka mga 60, ganun, 60,000 lang, mga 70,000 lang, yung 100 ka ba na yun. Ang matitira sa'yo. Oo. Eh, kasi yun na minus mo na yung 60 yung puhunan mo na 50 kanina, hindi pa? Hindi pa. Di 10,000 lang kung kikitain mo sa isang hektarya? Ganun na nangyayari minsan sa amin. 10,000?
10,000 sa loob ng 4 na buwan. Tsaka mo i-chop-chop yun, magkano lang 2,500 sa isang hektarya ang kikitain mo. Ano ba yun? Pagkatapos kung sasapitin ka pa ng tonggro, ano yung tonggro? Nagkasakit yung palay mo. Magaang yung timbang. Dapat eh, kahit mura, mabigat yung timbang. So magkano dapat ang dapat magkano dapat binibili ang palay? 20 pesos per kilo. 20 pesos. Pesos per kilo. Pag 20 pesos po kita. Okay. Yun. Magkano kikitain mo doon pag 20 pesos? Mahigit doon sa puhunan. Kasi minsan pagka talaga mura palay, ang pinakapanalo namin break even. Nababalik lang yung puhunan. Nababalik lang. Oh. Yung labor mo wala na. Ayun, talo yun na. Na. Talo na. Yun ang nangyayari minsan. Pero sir, kahit na 20 pesos, ako ha, pagpalagay, pag, alimbawa kung ako, hindi ko gugustuhin yung 10,000 lang ang kikitain mo sa 4 na buwan. O, kaya kahit na sabihin mo kung maganda ang presyo kamo, higit sa puhunan, magkano? 60,000? O 60,000 divided by 4, Henry, magkano yun? 15. 15,000 ang kinita mo sa isang buwan. Napakahirap na trabaho. Eh, talaga. Kaya nga, kaya nga nagsiship kami minsan pagkatapos ng palay. Gulay. Gulay. Kasi maganda kita sa gulay. Kung makakatapad ka ng maganda presyo. Ng magandang presyo. Oh. Eh paano kung hindi rin magandang presyo? Eh kahit papano. Yung pera mo kasing ipinuhunan sa gulay, nakukuha mo pa. Ting makalawa. Meron. Meron. Andiyan. Di ba? Kaya tinatawag na cash crop ang gulay kasi immediately andyan na, pera na siya kaagad. 2 buwan, pipitas na ako. 1 buwan kalahati. Na every other day. Every other day o every 4 days. Pipitas meron kang pitas. Ang ampalaya, every 4 days. 4 days ang ampalaya. Ang okra, every other day o pwedeng every day. Every day. Oo. Sitaw, every 4 days. Hindi. 3 days. Every 3 days. 3 days. Oo. Talong, 4 days. 4 days. Si Sir Popoy Mendoza naman ay rice farmer at ang daing din niya ay yung mababang presyo ng palay. Sabi niya, kung maging steady lang ang presyo ng palay sa 18 pesos, happy na siya, kikita na sila at hindi na sila maghihirap. So, ang ginagawa niyang strategy, kasi 4 na buwan ang iniintay niya bago siya umani ng palay, eh nagtatanim mo siya ng gulay. Kasi yung gulay, pwedeng every other day, every 3 days, every 4 days, nag-harvest. So pag naka-harvest ka, mayroon ka ng cash. Yung cash na pwede mong gamitin para sa daily na pangangailangan ng pamilya. Like pambaon ng mga anak, halimbawa, ganyan. So malaking tulong yon, nakakatulong sa kanya para makaraos habang naghihintay ng 4 months na maibenta o ma-harvest at maibenta yung kanyang palay. So, sabi niya, dahil namamanage niya yung kanyang finances, ay nakakayanan pa. Otherwise, kung hindi ganun ang sitwasyon niya, eh kasama na siya sa mga farmer na nagbenta ng lupa kasi yung lugar nila ay dinaanan ng bypass sa Bustos. Ganun ang kahinatnan ng mga farmer. Pag hindi kumikita, eh bebenta na po nila yung kanilang mga farmlands.